Hello mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Ito si Mami Openg, nakahiga. Say hi, Mami. Hi. Mami, hi. Ayan. Hello. Ayan. Kasalukuyan siyang pinapakain. Hindi pa naitaas yung ulo ng aking kapatid, mga kadugo. Umiinom siya ng gatas every 4 hours. Ayan, nandito na siya sa kanyang bahay. Ito yung aming family house, mga kadugo. Para may makasama ang ate ko sa pag-aalaga sa kanya. Kaming dalawa ang nag-care sa kanya. Ito po yung ipinata yung bahay ng aming ama't ina, mga kadugo, at ako ang nakatira dito. Lahat ng kapatid ko ay may bahay sila, mga kadugo. Ako lang ang wala. So, yan, kahapon, galing kami, mga kadugo, sa ano? Teka lang, tulungan kita. Galing kami sa follow-up check-up ni mother. Saan ang ilalagay? Pagkatapos niyang ma-confine for 8 days. 8 days ba? Hindi 6? 6? 8. 8 ba? Ayun. And ayun, tinapat na kami ng doktor, mga kadugo. Ang sabi, ang final diagnosis sa kanya is brain cancer, na ang tawag ay yun? Yung isa pa. Ayan. Teka lang, mga kadugo, kasi itataas namin kung kakain siya para hindi babalik. Okay na ba? Yung kakain. Nakain GT na po siya, mga kadugo. Sa host siya kumakain. Pwede po siyang, sabi ng doktor, pwede siyang operahan. Pero risky. Antay, hindi ko na maalala hindi ko matandaan yung pangalan ng bukol. Bukol sa utak, mga kadugo. Risky, and then, pwedeng, lalo siyang magulay, and then, baka ma-ventilate daw ng matagal, and then, kailangan ng $500,000 doon pa lang sa operation, mga kadugo. Sabi ko, alagaan nyo na lang ng mabuti, mga kadugo. Kaya inaalagaan namin siya ng mabuti, and then inalis na din yung mga gamot niya. Ang iniwan na lang is yung pain reliever. So, ina-enjoy na lang namin ang aming pag-aalaga sa kanya, mga kadugo. Masakit, pero ganun talaga ang buhay. Yun ang itinadhana ng Diyos. And she is 81 years old, so we're so thankful kay Lord dun sa 81 years old na biyaya ng buhay na ipinagkaloob niya dito sa lupa. So, ayan, mga kadugo. Kumakain na siya. Kumakain na siya. Ang sarap ng pagkain niya, mga kadugo. Naka-oxygen din siya 24 hours, the whole day. Bali, ilang kon oxygen? Marami na. Yeah, mabait siya, mga kadugo. Ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, napakabait niya. Wala siyang aray, wala pagtatanong mo kung may sakit. Sabi niya, wala. Hindi siya pasaway. Wala, basta ang bait-bait. Ang bait mo niya, ma. Ma, ang bait mo, no? Tagalog pa. Love you, ma. Mami, love you. Ayan, mga kadugo. No, don't hold it. No, don't touch. So, ayan, mga kadugo, ang aming pinakamamahal na ama, ina. Mahal namin siya. Naalala ko yung napakadaming sakripisyo niya para sa amin. Ang daming naitanin sa isip ko
na sakripisyo na kanyang ginawa para sa amin. Hindi kami mayaman, mga kadugo, pero hindi naman ganun kahirap yung buhay namin dahil dun sa sipag niya, sa tiyaga niya, at saka sa... No, 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 mother, do not touch. Don't touch. Pagtsatsaga niya. Kaya, salamat. Victorious yung naging buhay niya, mga kadugo. She's very... Good-good lang. Victorious sa naging buhay niya dito sa lupa. So, I would like to bring back all... Nasakit na ulo, ma? Ay, nasakit ka, no? Masakit. Pag hinahawakan niya, siguro masakit. I would like to bring back the glory, the praises, the thanksgiving to our great God for the life of our mother. So, hanggang dyan lang, mga kadugo. Thank you for subscribing dun sa mga nag-subscribe. Thank you dun sa mga nanood. God bless you more. Always remember, God loves us so much and I love you too with the love of the Lord. Bye-bye! Say bye-bye, mama! Bye-bye, kamo! Bye-bye!